Ngayon, umpisan ko na ang laro, putang ina. Walang silbing mga kalaban, gago lahat-lahat sila. Sino ba ang ungas na sa'king bumangga? Hayop, sa'king di ka uubra. Punyeta ang kalaban, sa'king di ko uurungan. Walang silbi ang sandata, pagkalaban ay makata. Walang taka sa apoy, puta ka onggoy. Andito ka pumeso, gago di ka makaboy. Lo, ngayon tapos lang. Yo, shoutout nga pala sa tropa ko nandiyan. O, kay Marik Patao, issue boy sa mga pamilya ko, sa asawa ko. Sa lahat na nandito, sa Cotabato, sa Banabo, kasi mga tagalang lugar, o sa kong kuya na nasa Mati, shoutout tayo sa imo, Ampi Landia, o para sa iyo na, good luck, yes, salamat. Sa kaliwa ka naman, galing pang Bolivar, Ripinawa ka di Bas Pumpin, mag-ingal para John Ray! Narito na naman ang mga pinakamalulupit na mga magatang. Hindi na masukat ang level at dinakaya sa bayan at nabata ng aming mga binitawan na mga bara na mapapalapa sa mga hangal na pinipiling kami maabutan. Sige humabulang kayo na malaman na maliwalaga na mga walang kwenta sa larangan ha. Sige sumabay na kung mabilis ka, tapatan na kanina ba to? Baka matangay ka, baka inis ka. XM! Jan Ray, Anibas Movement, Team XM, team, shoutout sa Team Palahubo, TNC Next Step, itingas kay Sisul sa mga kauban ako sa trabaho at sa Victoria. Tara, game! Yo, nalala ng kwento si John Ray, pinili niya mauna si... Igoy! Yo, check! Pumili sa mga sunod na sa oras. God bless, Panginoo, ilo na tarad. Unang balat kay Igoy, pakinggan natin ito. Yo, game! Si John Ray, ang kauna-unahang nakapasok ng semifinals. Puta, himala! Sa namang kero ata to si John Ray kasi mga kalaban niya, puro na wala. Piruin nyo, kalagayan niya sa liga dahil pa yung kantang order taker ng parokya. Kasi nasa pa si Benji, wala! Nasa pa si Frenchie, wala! Nasa pa si J-Paul, wala! Wala! Putang ina ka!
Gusto ko na sanang matulog kanina. Pasalamat ka na pag-isip-isip kong may laban pa pala. Akala ko kasi wala. Wala kang kwentang kalaban. Parang ang maranaw sa pakikipagbentahan. Gusto mong tawaran ka ng tawaran at wala nang pangalandakan pagkat naka-close din na lahat. Sumangayon naman ang bawat member ng pangkat at kaya pala hindi sinipot ng kalaban to nang sa ganon. Team XM lang lahat. Sa tournament, ako na lang nag-iisang lumalaban dito na hindi nila kagrupo. Pero ayos lang sa Team XM, ito naman ang pinakabobo nilang pambato, si Mr. John Ray Bravo. Huwag ang piling sikat, mabenta ka lang kasi para kang pudding sa bakery shop. Pinipilaan pagkagbura pero di ibig sabihin na sarapan sila sa mga hinain mo na lasa. Puro tira-tira, binuo at inulma ka lang ulit ng masa kaya sa akin ay panis ka. At pagkatapos ng eksena ay simulan mo na mag-alis sa palota. Tutal panay ka ng pakwela na parang entertainer dun sa perya. Ako yung masang, ayaw makibasa. Hindi ako mahilig sa mumurahin ng paninda, kaya pasensya na kung hindi kita kilala. Wordplay! Sabi nila, ito na daw ang aking katapat. Eh mukhang wala naman itong rabis na pangagat. Para kang asong walang ipin sa harap pagkat nabunot na lahat. Hanggang tahol ka na lang, hindi ka na makakapalag kahit ilang beses kitang batukan. Pasalamat ka, yung gigil ko ay aking pang napigilan. Dahil pagkahanap kita ay parang bumalik sa nakaraan. Kasi yung irit mo kay Yongs na para sumapap ang asawa ni Yongs. Congrats! Ayaw ka ba na ka dahil hindi ka mapas mo tungkol sa kanagagbugas na yung nagway. O diba? Diba walang pumapalakpak? Kasi nabanat ko na dati yan kay Yongs nung una naming pagtutuos. Hindi ko pinapahiwatig na linakaw mo yung linya mo pagkat di naman yung nag-videoan ni Boss. Ang ibig ko lang sabihin, paano ka makakasabay ngayon kung antas ng lipel ko pa noon ay siyang antas ng lipel mo rin ngayon? At sabi ni Yongs, piling member ka daw ng ex-batalyon. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako sumang-ayon. Mas maniniwala pa ako pag sinabi niyang member ka ng infantry batalyon. Magkikipag-gera, kaso di naman nabawasan ni isa yung dala-dala niyang bala. Di ba yung wala siyang tinamaan, basta wala rin daw tama sa kanya si Gago, takot pang madisgrasya. At pag dating sa gera, itong si John Ray, magiging si John Cover, kaya di nakakapagtaka hanggang ngayon, buhay pa siya. Sinuwerte! Pero may kalakip yung balas. Ang kamatayan mo, ito na ang pinakda niyang oras dahil kalapan mo ako. Yung pinapangarap mong bawian ay pinawian ko. At alam kong di mo kayang tumingin sa mga mata ko kasi isa ka sa mga nagtiktang malalag lang ako. At tsaka naging urado to sa piloto niya ako. Yun nga yung kapilitan. Nasabi niya, okay, bakas na may prostikan. Parang ang bubay na nagpapautang, kunwaring okay. Pag di siya nabayaran at kahit marami kang pinayaran dyan sa mga parang dala, talo pa rin to! Kasi ako'y maladuterte o masta! Wow, sa panahon ko. Time. Ulan ba lang kay Jante? Tangina, taas ng banat, wala namang magpas. Tangina, tumagos na yung banat mo kasi sa oras ka lumagpas. Tangina, hayop ka. So ano, is GR game? Sa wakas, nakabattle na rin ako matapos ang halos dalawang buwan ko na-relax. Nag-atrasan lahat ng itinapag sa akin at hindi na nagdalawang isip na umalas. Sa sobrang advance ng kanilang pag-iisip, hindi na nila naisip na baka sa akin sila ay makalampas. Kaya sino ka para mag-angas, Mr. Oliver Purong? Baka nakakalimutan mo na huling SGR na nakabanggaan ko, iniwanan kong durog. Ginawa kong punching bag sa dami ng pinaulan ko na suntok, mga manok ni Tito Michael na bubugin, magsibalik kayo sa itlog! Wow! At ang lakas mong mamuna sa kamalian ng iba. Ganun ba ang gusto mong laro? Sige, pagbibigyan kita. Kasi nung battle nila ni Jones J, may sinabi siyang kakaiba. Patay daw yung kalaban, parang na death threat, aba maganda. Ulul, hindi patay ang ibig sabihin ng death threat, tanga. Ang ibig sabihin ng death threat ay isa lamang, kamatayang bata. Kaya huwag kang masyadong kampante dyan sa style mo, ungas. Puna ka ng puna sa putik ng ibang paa, kaya ngayon humanda kang madulas. At hindi porket bumabattle ka, tingin mo sa sarili mo, rapper na, kang ina mo cancer ka, isa na nga lang yung mahusay sa SGR, si Tito Michael pa. Akala ko ba yung kalaban ko, malakas na, parang si Balakid.
puputulan ko lang to ng ulo, parang lighter lang ng adik. Hindi mo kayang tubasan ang lakas ko na parang kiluha na naka-Godspeed. Parang tinapat nyo lang si Kuro Chan dito sa pusi na si Garfield. Akala mo ba, believe kami sa'yo? Hindi ka nakaka-amaze, tarantado. Ganito'y tsura ni Nuki Blaze kapag nagbago. Halata ko ang kaba mo sa pagbangga mo sa barako. Siguradong disgrasya aabutin mo sa akin, malatado. O ba si gusto ka, bisaya ko na lang ako para klaro. Kumbaga sa pisikal ako mga bara, manumbag ng laparo. Samtang imo mga banat, murag saad lang sa kuyab sa una, kay walay klaro. Ikaw isang pa sa stage, pero halata, akabado. Dali rin kayo katirahon, murag nirang na barato. Ganito ang maglaro, tigoy. Yung tipo malinis, mananalo ka lang naman sa akin kapag lumampas ka na naman sa 2 minutes. Time! Bugo! Time! Walang balat, parang itigoy! Let's go! Bugo, sad ka! Dili, direkta patay akong gingon kay Jones D. Kundi, mala, death threat, tanga! Tangina ka? 10XL, Anibas Movement! Dalawa po grupo niya! Repa, bakit di mo subukan pumasok ng RBW, YBU at itim na Maika? Nang sa ganun halos lahat ng grupo sa liga niya, kagrupo mo na. Mas maraming kanta, mas maraming grupo, mas maraming magagawang kanta. Ayaw niya na mabagal, speed rap ang gusto niya kasi dyan daw nasanay at nahubog to si Genre. Kaso ang lalalalalago ng detalye, pag napakinggan mo ng maigi, para mo lang pinas forward yung city habang nanonood ka ng movie. Huwag ka magpapakaasip, hindi kinabahan. Hindi ka magaling, pilingero ka lang. Pag naging karera ang labanan, bulakta ka sa daan ito'y single na motor, laban sa tricycle na sasakyan. Sa arangkada ay mauna ka man, kaso malas mo na lang pagdating sa unahan, nasa kasaan ka ng pod. Pero kahit anong mangyari, eh proud to me semi-finalist pa rin si Genre. Palapakan natin si Genre! Ang happy-happy! Sa sobrang happy, nakalimutan niya tuloy mga kalaban niya, alaus pamasahe. Hindi marunong dumiskarte, kaya huwag kang bida-bida. Sa kalungkutan nga neto ni Genre, sound trip niya palagi. Yung kantang, bago lang kita, kantang ginawa ni Mati. Asa na sila? Asa na sila? Shoutout na pala kay Mati. Marespeto ako sa nauna, pero sa'yo, tuturok pala ay tatapakan na lang kita kasi wala ka namang naiambak dito sa liga. Puro palang papogi at puro lang paboka, babaero kung si Loco yung anasagap kong balita. Puta babaero, akala mo naman napakalaki. Pero sabi nung nakalampungan yung babae, mas masarap pa daw mag-finger kasi makasix ulit si Genre. Feeling nakaigo-igo, mga babae sa kama masyado mong binigo-bigo. Kung para sa'yo, mas mahusay pa daw mong lecha ang titibo-tibo. Ngayon wala na tong liko-liko, dudurugin na kita sa mga kamay ko. Sa Facebook kung ano-ano pinagsasabi nito, miss ko nang mag-perform, miss ko nang mag-perform. Mas gago pa ba sa inaakala mo? Di niya siguro naisip na walang taong mga miss siyang makita mag-perform sa entablado. Ang ingay-ingay, akala mo nagbabanta. Pero nung ako nananalo sa laban ng Minion, si Liek, silence na bigla. Eh huwag kasyadong kasi masyadong papansin bukit si Tigoy tahimik lang at wala kong maraming salita. Pero tandaan mo, pag ang tahimik ginulo ay nagiging masama. Eh huwag mong sabihin, malupit ka kung puro bibig mo lang pala. Huwag mong sabihin, may talento ka kung puro pambabae lang pala. Ako, simpleng tao. Kaya dito sa mundo, asawa ko lang ang pinakamaganda babae sa mga mata ko. Pero ito, hashtag ibigin niyo ako. Yan ang lagi niyang pangarap. Genre ang pag-ibig. Kung saan dumadating, hindi yan hinahanap. Hanap ka ng hanap, hayop ka. Kaya pala sabi ng shorta mo dati, tinanggalan mo siya ng kinabukasan. Kasi kahit minsan nagpapatay ang inyong mga paa kung saan tahimik, napuno ng pawis, pati singit, pinagpawisan. Pero pagkatapos ng iyong kaligayahan, ay nagmistulak ang may sakit amnesia. Agad mo siyang kinalimutan. Ngayon, sino sa atin ang lumalaban para sa kultura? Kung ginagamit mo lang pala ang hip-hop para makapotya? Tago-tago rin ang sikreto pag may time hindi ka madaling mabokya. Kasi ginagawa mo lang daw ang mga babae pang isang gabing ligaya. Ano, corny? Ang pag-ibig, dinadaan pa sa battle rap? Love, respect, Genre.
yan ang katangian bilang tunay kahit ha? Time. Go. Last. Okay. Kedua ba? Okay. Solo ba lang kajan ko? Tangina, tinira pa ako about sa mga babae, feeling pogi. Hindi ko papatulan yung jowa ko kahit ilibre niya ako ng demorbi. Tangina mo? At yun, ayan nila, dili ko gusto makantyaw. Pero nga nung akong kalaban, si Tigoy Manantang, anong mura ka nagbadyaw? Tangina, o sige, round to, game na. Tigoy. Ano ba namang klaseng mga banatan niya? Dahil ko pa may reglang babae, kasi hindi ko masakyan. At ang itim mo pala talaga. Saan ka ba pinaglihiman? Buti pa yung saakal sa'yo, pre. May kabutian. Huwag kang feeling king porque mukhang ang hari ng kadiliman. Pagkat isa ka lang uli na sumagupa sa apoy ko, kaya after this, abo ko rin kitang iiwan. Takina, manilang, pag ang kalaban mo, walang bilang. Gusto ko sana kayo pakitaan ng Muslim na kinarne ko nilang sumot si J1. Pero kailan? Kasi wala naman talaga akong balang magpatalo ngayon. Kaya kung iniisip mo na mananalo ka sa akin, parang kanta lang yun ang shabon. Huwag mong isipin yun kasi nga walang ganun. Kasi ano ba naman ang mga panama na mga dalawang bara kung puro rat-rat ka lang at hindi naman nakatama? Pag ako bumitaw ng punchline, what the fuck, sapak ni Inday Sara? Sa pool na kadabara, ang kay malahok ay upumana ay kay magmimistulang teacher sa leksyon na to kasi mamaya magbibilang ka lang tama! Ganito mag-save up, boy. Yung tipong detalyado, hindi puro satsat. Inasar-asar mo ba si Jones na pataas yung set up isa yung ang buong round walang sapak? Basta may mabitawan lang, yun na yun, puta ang wak. Ang tamlay pang bumanat, dahil pa may lagnat. Ito na ba yung champion nyo? Gagawin ko lang tong si Matisse kasi sa round 3 ito unang babagsak. Bagsakan ko yung malaparo niya at black, ikay maskor ni Pasaaldag. Tsaka mo na lang ako yabangan, Tigoy, pag marunong ka ng mag-rap. Tangina mo, lagi taglupa ang ating agwat. Hindi kita kalibel kahit araw-araw pa tayo magtapat. Tangina mo, wasak time, 2 minutes, walang daya. Time, huling pa natin ang Tigoy. Let's go. Oo, magbilang ako ng tama. Kasi tama ka, bugbog sarado yung mukha. Putang ina, ngayon oras na para baliin ang leeg na to. Hoy, Jandre, alam mo ba na dahil sa masamang ugali mo ay maraming kaibigan mo ang nagtampong? Kasi sa tuwing may recording ang kaibigan nito, si Jandre, uy, pwede pa sabay ako. Pero pag siya na ang sinabihan ng Jandre, pwede pa sabay ako, solo album ko lang to. Puta swapa, kaya pala may Jan siya sa pangalan kasi gusto niya mag-isa lang. Nakapagruta, di ko na itong patatagalin pa, deterechoin ko na lang itong hayop na to. Alam ko naman, unang bukas pa lang ng liga, kinalimutan nyo na ako. Jandre! Porkit ba din nyo ako kayang patayin sa duelo kaya pinatay nyo na lang ako sa isip nyo? Bakit sino ba makakalaban ni Jandre sa semifinals? Si Yongs! Salamat, Mama Sir! Binigyan nyo ako ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ko ang laban. Hindi ako sabik sa karangalan, gusto ko lang mabigyan kayo ng kasiyahan. Subalit sa pinapakita nyong pangingilay, ay mas lalo nyong pinapatibay ang loob ko upang makamit ang tunay na tagumpay. Kasi ang sarap manalo, lalo na pagkatapos mong manalo sa laban ay pwede ka nang maging mayabang kaso yan ay di mo ginawa. Si Jandre nanalo sa laban ng walang kalaban pero ang yabang, grabe malala. Takina ka? Grabe malala. Kung sa bagay, hindi na pala bago yan, alam na natin lahat yan. Kung sino pa yung hindi kagalingan ay siya pa ang nauuna sa yabang. Eh, sinasabi mong super peri na parko? Hindi yan papalaot kasi utak mo mababaw at makitid. Kahit yan ang pangalan niya, hindi umingay kaya nang dahil sa tahimik. Nakagawa siya ng parkong animoy wala sa tubig. Ipinasok niya sa bote na parang preso sa pinibig. Akala ko ba yung lakas mo, likas na? Malalebro ng kalawan. Inalaglag ka sa dakdakan sa na susunod kong makalaban yung malakas na para klasik ang bakbakan. Ibalin niya mo yan? Puta, sunod niya nakalaban, hindi na malakas. Pero ginawa siya klase. Sinuki, nagipagbakbakan. Si Jandre, tinambakan.
Dagdagan mo muna kasi yan ang kaalaman bago mo yabangan ang kalaban. Kasi mas masakit tanggapin ang katotohanan, lalo na kung puro ka dada tapos di mo kayang patunayan. Puro ka, ako si John Ray, ang hari ng kahanginan. Hari ng kahanginan? Pwesto yan ang napili mong batayan upang bumuo ng itim na maika. Ako ang tatapat sa mga balak mong banta. Ako si Yuji, at sa peligro ay handa gamit aking kakayahan pagka itong kalabat kong si Jenda. Ang taas ng tingin sa sarili, akala mo naman napakagaling. Utang na, kayang lakas mo, para sa akin ay kainaan ko lang din. E ba't ba kasi mahangin ka, nang dahil ba sa daw na laya? Ah, ngayon alam ko na, sabog ka lang pala, kaya feeling mo sa sarili, angat ka na. Inaamin ko, pareho naming minamahal si AJ. Kung si John Ray minamahal ang Mary Jane na taon, ako minamahal ang Mary Jane na kasama ko ngayon. Ako'y adik sa pagmamahal, ikaw adik ka sa pahaw. Good man damitanan, sa tama para palaban, sa tama na palaban. Asa ang palaman sa pipa ay dagutan. Good man damitanan, sa tama na palaban. Ay, ang bote mo John Ray! Sa mga kanta mo, wala akong pake. At bago ako matapos ngayong gabi, ay meron lang akong gusto uling ipaayaw. Alam ko tinulungan ka ng kaibigan mo pagka para ako ay ipagsak. Kaso hindi pa yan sapat upang ang pangarap ay hindi ko matupad. Oo, hindi pa yan sapat. Magkakampyon ako, malajanin. Lucy Palasi kayong lahat. Time! Yeah! Uling balat para dyan kayo, uling balat. Masama daw ugali ko, tangina mo, huwag ka masyadong piling. Isa yung bibig na nang galing na marami akong ripin. Tarantado, huwag ka masyadong kampante dyan. Tangina, huwag ka kampante na hubaran. Okay, country game. Tangina, tapos ka na. Ang sabi ko, tangina mo, tapos ka na. Yun na ba yun? Wala na bang iba? Ito na ba yung kampiyon na sinasabi nila? Tarantado, huwag kang magbida, makakakunggoy sa camera. Pero huwag ka pare, machicks yan, grabe at tibay. Yung chick niya kagabi, nakita ko, bukang si Nancy. Nancy Binay. Pangina at tibay, parang sikretong malulong ang dati. Yung chick niya, mas maitim pa sa utong ni Mauri. Kaya pala ang dami na maiingay dito sa atin kasi norin ng mga rapper na piling magaling. Tangina siya, hindi daw preference, hindi mo yung kayang gawin kasi 2018 na yung style mo pa 2010 pa rin. Tangina, huwag mo nang hintayin na ikaw ay aking sampalin ng katotohanan na ang mga naabot ko ay hindi mo kayang marating. Isipin mo kasing mabuti bago ka magpataas. Ang lakas ng loob mo na sabihin kay tingas na ikaw ang dapat sundan ng kabataan eh kahit balikan natin ang 2010, wala kang naiwan na bakas. Bakyas ang pagbangga mo sa akin ay tila ba isang kamatayan? Parang kririn na kay Jirin na kipagsabayan? Tangina, pag wala nang... Kahit di na ako bumatil, marami na akong napatunayan. Ikaw, pag wala nang rap battle, wala ka na rin sa larangan. Tangina mo, mag-freestyle na lang ako kasi hindi ako nagsulat masyado. Ako'y aminado na hindi kita pinagandaan. Noong huling linggo lang ako nagsulat kasi itong kalaban ko, sobrang weak lang naman. Tangina, huwag ka masyado kampante kasi kaya kitang paluhurin sa harapan ko ngayon kahit di ako pare. Ito ay freestyle lang, tangina, hindi mo to kaya. Ako si John Ray, ikaw si Tigoy, malabo mo akong magaya. Tangina mo, kahit rap-rapan sa kalye, kahit saan tayo umabot, kaya kitang madali. Tangina mo, anibas movement to, ikaw sino ka ba? GR, taga Sandawa? Tangina, patuin ito, parang taga-Korea na si Zandara. Tangina mo, nakapula ka pa? Wala kang panalo sa akin, bro. Tangina, paninda na lang taho. Padayo na lang bride dito sa bankirohan. Di ba nakita ang tika ang birthday na ako? Itagal pa ko ni mo, murang ang paulaw sa kuha. Ay kabalaka, di na ako tiraho ni mong trabaho, ay di na ako natrabaho ang aking anak. Bisang pagkonsay mong trabaho, di na ako nakaya ko tsaon, kaya nanarbaho po ko karoon para sa kong obligasyon. Time. Time, maging guys! Yo, pangatlong laban ng gabi! Semis! Tigoy, laban ng John Ray! Maging guys ang mga beses, oh! Pinili lang ang brado! 4-1! Mag-ingat para natin, Goy!
Salamat sa suporta, salamat daw sa mga orato. Salamat po kay John Ray. Classic tong laban o. Shoutout na lang po kay Onyx, sayang. Ano din na magka-problema. Pero classic tapo na itong bucket ka lang. Thank you na lang. Salamat. Ito lang. Shoutout sa tanan. Salamat Itigoy na gaya kayong battle. Sa mga tanan ng ato, tanan, enjoy mo. Yeah, mag-ingay, SGR. Kipakit sa final. Suporta ka sila. Yeah, shoutout kay John Ray. Get this. Yo, mic check! Mic check! Yo, buto na po para kay Tigoy. Round 1, Tigoy. Round 2, John Ray. Tapos, ang round 3 ko nag-base. Kasi, medyo si Tigoy, siyempre, ano yung semifinals, di ba? Nag-base ko kung kusa lang ko, ispento ko dapat. So, oras kita. So, karoon, nag-ano ko sa rebat ni Tigoy sa rebat, gaya kayo rebat sa John Ray itong round 2 niya na kaputian sa saman. Gaya kayo. Tapos, round 3, dito ko nag-base kaso lang medyo nawala si John Ray sa iyahan. Dapat ngayon istorya. Nag-freestyle siya. So, dili ito ka dapat ang freestyle na ibangga para sa gianda ni Tigoy. So, here we go. Tigoy, thank you. Rex from DC11, Kapiwakan, Tigong, Mindanao. Round 1, Takla. Round 2, John Ray. Round 3, Tigoy. Nagbase ko sa kabugat, parehas na lang, pero sa volume, lamang si Tigoy kay ginawala si John Ray. Sayang kung consistent na siya ito na round 3, kaya ito niya round 3, pero Tigoy mo. Arap in basic, kaya ka-shoutouts na pala kay Day sa makita na orang patilig niya. Siya yung founder ng liga niya doon at siya kay King Sun. Oh, bless you, Rapping. Lilsen, kumus nyo ang order ng beat. Mura lang, original beat. Ang pinoto ko, binasi ko per round. Malakas yung round 1 ni Tigoy. Pero, parang mapat niya kay John Ray. So, ang boto ko sa round 1, binigay kay Tigoy. Yung round 2, given yun yung kapatihan. Yes, round 2. Yung round 3 naman, in-expect ko na mas pumalo pa si John Ray. Kasi yung round 2 na, nasinigitan niya yung round 2 ni Tigoy. So, pero doon dumaylay, medyo lumala siya, nag-freestyle kasi pag ganitong laban, dapat bibigay mo na lahat, oras, panahon. Kasi semis na ito eh, kumbaga ito na yung punto na pumunta na sa final. So, kahit ganun pa rin, Tigoy naman overtime, pero pinutong ko yung oras na may mga sapak naman na medyo ano. Pero all performance ko yung binabase, mas prepared si Tigoy, mas binigay niya 100% na preparasyon. So, binigay niya round 1 and 3 kay Tigoy sa rapping. Salamat po. Yuri's Cars, pangapo lang sa grado. Shoutout kay Jones. Thank you, Reality Clothing. Ang ipinig na kay si Juan. Generate. Kaya ko ang Juan, basihan na per rounds ko. So, tournament ang dun eh. So, ang ipili, ang ikuan rin ay time limit niya. Overtime na ay kuan sa panahon kayo, magdaya po kayo ba nga. Dahil punches ang sa kalapan, pero overtime siya. So, tournament madali siya. Pero dito sa round 3, katikulo siya kaya nag-choke siya. Pero, kuan, round 1, round 2 kay John Ray. Round 3 kay Tigoy, so Tigoy ay ka John Ray. So, Mati dahil September 22, Panabo, Tabo versus Mati. May gabi influence through hard violence. Shout out sa nako ng mga singa dito sa Greenland, mga palaigit boys, Wading at Oxy Kapoy. Si Ghost Gerald sa Retic Loting. Ang ipili sa dula nila, round 1, Tigoy. Round 2, mura na lang yun, kaya nilapas si Tigoy, minuto, dapat naman kaya doon sa revolution. So, round 3, ibawi sa Tigoy. So, kung ipili yun, yung mga budaw, may layan ka rin si Tigoy. So, ang buto na po, Tigoy sulit. Tigoy.